Nilalaman ngayon ng apoy ang isang residential area sa Camarines Street, San Roque, Quezon City. Sumiklab ang sunog bandang alas 5 ng umaga. Mabilis na itinaas sa ikalawang alarma ang sunog matapos ang halos 10 minuto. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Tanaw na sa EDSA Camuning ang kapal ng maitim na usok mula sa nasusunog na residential area. Kasalukuyang pang inaapula ng Bureau of Fire Protection ng sunog. Wala pang malinaw na dahilan kung saan ang pinagmula ng sunog. Kasalukuyan munang mamamalagi ang mga apektadong residente sa pinakamalapit na evacuation center. Inaalam pa ng BFP ang bilang ng mga apektado at kung magkano ang danyos ng napinsala. Ang pinakahuling sitwasyon, ihahatid sa atin ni Vel Custodio live. Vel? Audrey, kasalukuyang nilalamon ng apoy ngayon ng isang residential area dito sa 18th Street, San Roque, Quezon City. Sumiklab ang sunog bandang alas 5 ng umaga. Mabilis na itinaas sa ikalawang alarma ang sunog matapos ang halos 10 minuto. Gawa kasi sa light material sa mga bahay na natupok ng apoy. Tanaw sa EDSA Camuning ang kapal ng maitim na usok mula sa nasusunog na residential area. Wala pang malinaw na dahilan na pinagmulan ng sunog. Ayon sa mga bumbero, nailikas naman ang mga residente na apektado ng sunog. Tinatayang 30 bahay at 50 pamilya ang apektado ng pagliyab. Inaalam pa ng BFP kung may mga nasawi sa insidente at kung magkano ang danyos ng napinsala. Audrey, kasama ko ngayon ang isa sa mga napinsala o mga isa sa mga biktima ng sunog dito sa Quezon City. Ate Raylisa, ano po yung nasaksihan niyo nung nangyari yung sunog? Kanina po may nagsisigawan po sa labas na sunog. Paglabas po namin, nasa gitna na po yung sunog. Yung bumalik pa po ako, pagbalik ko po, wala na po, hindi na po kaya, kumalat na po yung sunog. Ano yung panawagan nyo sa ating mga barangay officials, sa mga local government? Ano ba yung mga pangangailangan nyo? May mga nasagip pa ba kayo? Wala po kami na isalba. Nananawagan po ako sa mga government po dyan, kay Pangulong Bongbong. Sana po matulungan po kami, lalo na po mga pagkain, damit na mga bata. Kasi po kami lahat po dito, wala po kami na isalba. Sana po may tumulong po sa amin. Salamat Ate Raylisa. Sana matugunan niyo yung mga pangangailangan niyo at saka makarecover kayo dun sa nagaganap na sunog. Salamat. Audrey, sa ngayon, sa kasalukuyan pang inaapula ang sunog na nasa fire under control na. Pero makikita niyo pa rin ang nagkakagulong tao at ang itim ng or ang kapal ng usok dito sa aking likuran. Balik sa iyo, Audrey. Okay, maraming salamat, Vel Custodio.